Hey guys, ayaw mag-start ng sasakyan nyo. And merong check engine error code na P0335. Well, check this out. This is a crankshaft sensor position. So yeah, this little bugger, yung sensor na to, kapag nagkaroon ka ng problema ng ganito, no, bigyan ka ng matinding sakit sa ulo nito. At pag nasiraan ka sa kalagitnaan ng daan, no, there's no way to bypass this kundi palitan talaga siya. So itong crankshaft sensor position na to, or crankshaft position sensor, is responsible, no, for measuring engine rotation speed para ma-regulate yung ignition and injection, yung fuel injection timing, no. So ganun siya ka-importante. So pag may problema to, hindi ka talaga mag-start. So bakit ba nasisira ito? Well, sa mga mahilig mag engine wash, no, mag river crossing, minsan napapasok tong terminal na to, tong portion na to, no, at pag napasok na yun, nagkakaroon ng corrosion. Similar din sa previous vlog natin, basta pagdating sa terminals, nilalagyan natin ng dielectric grease yan to make it moisture resistant and water resistant. So that's how you protect your mga sensors na ganito. Dahil sa socket, doon malimit pinapasok ng moisture yung mga ganitong sensors. This is a 4JJ1 engine. Ang crankshaft position sensor natin is located here. This one. Malapit sa idler pulley. So, para ma-access niya yan, kailangan yung luwagan tong belt. Tong belt na to, para ma-access or hindi tumama yung wrench ninyo when accessing the 10mm na tornilyo dito. Isang 10mm na tornilyo lang yung humahawak dito sa crankshaft position sensor para matanggal niya. So once in a while, kailangan nyo i-check to, no, kasi this one, this portion right here is exposed yan sa loob ng engine. So yung oil, natatalsikan yan, and there are times kapag may metal shavings dito sa portion na to, or dumi dito sa area na yan, hindi na maganda yung signal na binabato niya sa ECU. So nagkakaroon ka na ng problema kahit hindi pa to sira, just because marumi lang. So time to time, lilinisin nyo lang siya. Madali lang naman to linisin, eh. Kapag nilinis nyo siya, contact cleaner pa rin, the usual, linisin nyo from the terminal and bugahan nyo lang yan ng contact cleaner and everything. Okay. Importante walang dumi na nakabalot dyan. And of course, lagyan nyo na rin ang dielectric grease after. So, ayan. So, very easy lang linisin tong mga ganito. Siguro mga kahit 3 times a year, check nyo tong mga ganito ninyo. Ganun lang siya ka bihira i-check. So hindi siya ganun ka frequent. Kaya give it some time minsan, kasi pag ito talaga nasira, tepok, hindi talaga start yung sasakyan ninyo until mapalitan tong maliit na bagay na to. Nabili ko to kay Walco. 2.8 lang isang ganitong piraso, no. So magkano ang towing pag hindi mo pa start yung sasakyan mo? For example, nasa NLEX ka, no? Yari. So paano ba natin malalaman kung medyo faulty na yung ganito nating sensor or yung crankshaft position sensor natin? Well, unang ano niyan is magkakaroon ka ng excessive vibration sa engine, no? Very unusual yung vibration niya. And most of the time, hindi pa nagkakaroon ng check engine yan.
So kapag nagkaroon ka na ng check engine, ayan na yung mahirap ng start. Nagkakaroon na ng intermittent stalling and check engine. Especially related yan sa P0335 engine fault code. So ayan yung mga makikita nyong issues dyan kapag ito na ang merong sira sa inyo. Sa akin, ang ginawa ko, nag-replace na ako ng ganito kasi nakakaramdam ako ng excessive vibration. Ano? Wala pa naman check engine, but nawabawasan yung vibration nung D-Max. So, bumili ako dalawa kasi kapag ganito, inabot na nasira ka ng ganito sa daan, sigurado ito tow ka. Unless meron kang spare na ganito na sure ka na ito ang sira. And then madali lang, maayos yan. You just need socket wrenches. Kaya niya nang tanggalin to. Accessible naman siya on most engines sa kung saan siya madali makita. Very easy lang. For Isuzu owners, specifically, for 4JJ1 engines, no? Ito, yung part number niya. Yan. So, focus natin. Tignan natin kung ma-focus pa yan. Ayan, hindi masyado ma-focus. But this is the part number para dun sa mga models from 2008 to 2013 model, no? Na 4JJ1. Ito yung part number niya. It's an OEM part. So, that's it for today, guys. Please subscribe and have a happy weekend. Bye!